Nagpalabas na mga kababayan ng reaction si Speaker Martin Romualdez, yung Kabataan Party List, si Raul Manuel, saka siyempre si Senator Risa Ontiveros doon sa pagkapraning ni Pastor Kibbs. Yung Palacio Malacanang at chiniko yung mga releases ng Presidential Communications Office, wala pong reaksyon. Iwan ko kung papatulan nila ang mga akusasyon, mga kababayan ni Pastor Kibbs, na yung Marcos administration nakikipagsabwatan sa Amerika, sa FBI, tapos sa CIA, para daw siya ay gorgorin. Ananya, Mr. Maravillas, ang tingin mo, papatulan ba si Kibbs ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Hindi man po mapagpatol ang ating Pangulo. Iwan ko kung yung Palacio Malacanang mag-react, pati si First Lady Lisa Marcos, na yung ating first couple, mga kababayan, tinawag ng aswang at mangkukulam, nagbobodo daw. Sa Palacio Malacanang mismo, ang sesyon, nag-aral ng bodo sa India at saka sa Africa daw, at kinukulam daw sila. Si Inday, si Digong, kinukulam ng ating Pangulong Bongbong Marcos at ni First Lady Lisa Marcos. Talagang na, Mr. Maravillas, parang kailangan na yung ano, yung tulong ng mga taga Mandalo yung hospital. Malamang mga kababayan, overdose na ito ng na tumira talaga ata, Mr. Maravillas, kasi parehas yung simptomas. Yung simptomas na pinapakita ni Maudigs, parehas ng kanyang spiritual advisor. At dito lang palaan niya titiklop itong mga matatapang sa pagpalabas ng Senado at ng Kongreso ng subpoena. Yun nga po. Gusto nang maging martir. O ito yung sabi po ni Martin Romualdez, diversionary tactic man lang niya yan. Sabi naman po ni Raul Manuel, yung Kabataan Party List, I'm sure anya, hindi man siya anya tatablan kasi son of God siya. Dami naman po ni Rizzo Ontiveros, chillang anya, tuloy ang ano, ang hearing sa Senado. At pag hindi siya anya mag-appear, iko-contip namin siya. Ano, chill pala, sabi. At pag na-contip anya siya, ipapa-aristo namin siya. Yan po, sabi ni Risa Ontiveros. Tumiklop niya, Mr. Maravillas, kay Risa Ontiveros lang pala. Hindi niya ma-stop ng Son of God. Ang tawag na ng ating mga kababayan po sa ano, sa social media, hindi na-appointed, disappointed. Disappointed Son of God, mga kababayan. But before ko, mga kababayan, ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga mainit na balita. Huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naganap po ng Malinis and Spaces Fitness Gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international. And bills payment for Meralco bills, Aleco bills, para dito sa amin, PLDT, etc. Kahit saan bansa po kayo, gustong mag-travel, pwede na kayo magpa-online booking dito sa amin, bumili ng ticket. Pati sa booking sa mga hotels, nagbo-book na rin po kami. May paymaya kami rito, may bayad center. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Lanco, Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Ito yung aming Innova po na service ngayon. Lagi na pong matao sa aming gym. Na-set up na rin yung mga bagong equipment. May treadmill na rin po kami.
Ito naman po yung bagong product, bago naming product na binibenta online. Negosyo siya ng aming anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Eye glow serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa kanyang mukha. Oh. Before and now, contact nyo na lang po yung anak ko sa FB, Riz Maravillas, para sa inyong mga inquiries. Ito naman po Firmax Firming and Lifting Cream. Mainam po ito sa mga pains, paninigas na mga kaso-kasuan, pahit-pahit lang po sa mga pulses and affected area. Ito Automax Radiant Serum, sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa Goji Berry. Yung Goji Berry may anti-cancer properties. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. So, balikan natin yung ating kwento, mga kababayan. Yung sobrang pagka-praning at parang nasisiraan na po ng bait siya. No? Si Kibbs, walang tiwala sa kanyang Diyos po na kaya niyang i-stop. Wala nang epekto po. Talagang tama yung mga analysis natin na ang natira na lang kay Kibbs po, kili-kili power na lang. O diba? Grabe po ang pagkapraning. Mga taga-Dabaw. Kala ko ba, mga taga-Dabaw, matatapang? Taranta yung mga matatapang ng Dabaw. Yan kasi, gawa kayo kasi ng sarili ninyong problema. Parang kumuha kayo ng batong iniampas ninyo sa ulo ninyo. Tapos, idadamay ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos, si First Lady Lisa, pati si Martin, kinaladkad ninyo sa problema ninyo. Hindi man nakakaano sa inyo. Wala nga sinasabi sa inyo. Eh ngayon lang, kasi kinaladkad ninyo, siyempre, didipinsa po si Martin. Sabi ni Martin Romualdez, diversionary tactic ngayon yung ginagawa ninyo. Ayan po. Diversionary tactic, Romualdez debunks Kiboloy's unfounded claims of Marcos government U.S. collusion against him. Imagine, nagsabuatan daw yung administrasyong Bongbong, tapos yung Amerika laban sa kanya. Ano naman yung motibo? Bakit pag-iinteresan siya ng ating Pangulong Bongbong? Yung kaso niya po sa Amerika, wala mang kinalaman doon yung ating Pangulo. And I think hindi pa Pangulo yung ating PBBM. Nasadlaks na siya sa patong-patong na problema sa Amerika. Tapos idadawit niya ngayon, ginawa pang aswang at manggukulam, nagbubulo daw. You see? Naging katawa-tawa po. Comedy yung ano, yung naging official statement ni Kibbs. Ito yung malamang successor ng ating Pangulong Bongbong, pinag-iinitan ng mga taga-Dabaw. Yung mga politiko man lang na iilan. May mga taga-Dabaw po, in majority siguro sa mga leaders ng Dabaw, other than yung aliado kay Kibbs at kay Maudig, sumusuporta po sa ating administrasyon. So, sabi rito po, House Speaker Martin Romualdez refutes Pastor Kiboloy's claims of Marcos government collaboration with the U.S. to harm him, asserting adherence to constitutional laws. Kiboloy alleges a plot involving U.S. agencies, President Marcos Jr. and First Lady Lisa Marcos Araneta, para daw sila dukutin or i-eliminate, which Romualdez labels as diversionary from actual legal issues. Romualdez emphasizes commitment to upholding the rule of law, urging Kiboloy to address legal challenges through proper channels and emphasizing transparency and integrity in public service. Ganon po, wala niyang basihan yung mga sinasabi ni Kibbs. Kailangan na niya, harapin niya kung ano yung mga kinasadakan niyang trouble. So sabi po ni Martin, while I understand anya the gravity of the accusations he faces on the international stage, specifically from the FBI, it is important to clarify that the Philippine government and its officials, including myself and President Ferdinand Marcos Jr., operate within the bounds of our constitutional laws, sabi po ng speaker.
The claims anya of connivance with foreign entities for illicit activities are unfounded and divert attention from the serious legal matters at hand. Romualdez stressed that we are anya committed to upholding the rule of law and ensuring the safety and security of all individuals without exception. Kaya po, imbis na magtago si Kims, kailangan po lumitaw siya. Tama? Una, dito po sa ating mga authorities kasi may subpoena na yung Congress para sagutin niya yung problema ng kanyang kumpanya, yung SMNI. O diba? Pangalawa, yung subpoena naman ng Senado para sagutin niya yung mga alleged sexual abuses and exploitation at mga physical attacks against doon sa mga tao niya. At may lumitaw pa yung tungkol mga kababayan sa gun running, gun smuggling, na yung tumanggap daw ng mga armas yung mag-ama na Duterte. O yun na dapat ipaliwanag niya. Di ba? Huwag palusot ng palusot na kung ano-anong mga depensa. Tapos tatahi-dahi ng mga kwento. Ginawa pag mangkukulam at aswang. yung ating Pangulong Bongbong at si Lisa. Our focus remains on serving the Filipino people and fostering relationship that benefit our nation, devoid of any engagement in criminal activities, sabi po ni Martin. Romualdez encouraged Kibuloy to address his legal challenges through the proper legal channels and respect the legal processes in place. Tularan niya dapat si itong mga Duterte at barkada niyang si Kibs. Tularan nila si Dilima. Tingnan niyo si Dilima, kababaing tao, nagpakulong. And after 6 years, mga kababayan, nakalabas siya kasi unfounded. Mahina yung ebidensya laban sa kanya. Yung drug cases po, buti pa yun, hinarap yung kaso po, squarely. Hindi nagtago si Dilima. Malamang iboto si Dilima ng mga... Manalong muli, mga kababayan, si Dilima pag tumakbo sa pagka-senador uli. Kasi pinakita niya yung talagang tapang. Yan ang matapang. Bicolano yan po si Dilima. Although, hindi ko yung kalyado. Ano ba? Dilawan kasi. Pero nagpakita ng tapang. O yung mga senador na nakulong, si Jinggoy, si Bongribilla, si Erap, nagpakulong, si GMA. Buti pa ito, matatapang na totoo. Pero yung mga taga Dabao, nasabi, maisog leaders. Paano naging maisog ang ganyan? Ayaw humarap sa usgado? Sabi rito, as public servants, we are dedicated to transparency, integrity, and the welfare of our country. We remain steadfast in our duties and responsibilities to the Filipino people and will not be swayed by baseless accusations anya. We advise the public to remain discerning of information and trust in the processes that uphold justice, democracy in our nation, sabi po ni Romualdez. Yan po ang tama, mga kababayan. So, tingnan ninyo ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Today at 1:20 p.m., binigyang DA ng Pangulong Bongbong Marcos na palakasin pa ang airport to New Clark City Access Road, ANAR, ang posisyon ng Clark bilang investment at tourism destination. Sa inspeksyon na kanyang giisinagawa, ngayong araw nagpasalamat din si PBBM sa Basis Conversion and Development Authority para sa mga hakbang nito para gawing sentro ng ekonomiya ang mga dating military land at sa patuloy nitong kontribusyon sa modernisasyon ng ating sandatang lakas. Yan po ang ating Pangulo na sabi, aswang. Sige lang po ang trabaho po. Walang epekto sa kanya yung mga paninira propaganda. Yan ang leader. O diba? Talagaan niya ito mga maisog leaders. Yung si Inday,
tawag kay Rimualdez, Tambaloslos. Tapos naman si Kims ang tawag sa First Family, aswang mangkukulam. You see, mga kababayan? Pero hindi po nagpasindak siya, no? Si Risa Ontiveros. Sabi ni Risa Ontiveros, sabi rito, no chill. Amid facing kill plot, Pastor Kiboloy gets a warning from Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros to either show up in the next hearing on March 5 or face arrest. Ayan o. Our next hearing anya is on March 5 and if Mr. Kiboloy does not show up, I will cite him in contempt and have him arrested. Ngayon wala pa nga pong ano, hindi pa man nasa cite in contempt kasi kakalabas pa lang ng subpoena po. Nagtago na agad si Senado pa man lang yan at saka yung Kongreso. Tapos, ahamunin niya. I-file niya ninyo sa court? Wala nga sa court. Nasa Senado man lang at saka sa Kongres. Yung investigasyon, nagtatago na kayo. Isa court pa. O, di ba? O ngayon, sabi naman po ni Raul Manuel, I'm sure anya, God will protect him. Kabataan, party list, Representative Raul Manuel, thesis self-proclaimed, appointed son of God, Pastor Apollo C. Kiboloy, who claims to be facing a death threat. If indeed anya, if he indeed is an appointed son of God, as he claims to be, I'm sure God will protect him from a kill plot if it's real. Pero natakot na ata siya sa subpoena ng House at Senate because either he appears in the committee hearing or he will be arrested. Ayan, nakantsawan ka tuloy. Tulad ng sinasabi ko kaning doon sa unang video natin, ano yung kinatatakot ni Gibbs? Unang-una, yung kill plot, hindi yung tatalab sa kanya. Yung bala po, hindi tatalab sa kanya kasi son of God siya. Sabi niya yon. So, hindi siya naniniwala mismo sa kanyang mga declaration na powerful siya. May kapangyarihan siya eh. Kaya niyang patigilin yung Lindol at ang daming naniwala sa kanyang staff. Pero ito ngang subpoena ng Senado at Congress, hindi niya ma-stop. Pati yung pag-anap sa kanya, inanting siya ng FBI at saka CIA, hindi niya ma-stop. Kasi kung kaya niyang istapin yan, di sana hindi siya nagtatago ngayon. Ayaw nga niyang ipakita yung mukha niya po. Nakita ninyo doon sa video po, file photo yon. Hindi siya live or recorded video. So anong ibig sabihin noon? Sa kanyang mga sinasabi, lahat ng kanyang mga sinasabi na siya appointed son of God at may kapangyarihan siya to stop, hindi man totoo. Kasi kung totoo, di sana naniniwala siya doon sa mismong sinasabi niya. Hindi sana siya nagtatago. Ayan tuloy, malamang tuwang-tuwa ngayon si Vice Ganda. Mamapalagpag si Vice Ganda. Mga kababayan, na kinakantsawan niya noon. Ayan man lang po, mga kababayan, abangan na lang natin kung papatulan ang Palasyo Malacanang. Although, sa aking feeling po, parang hindi po i-dignified ng ating Palasyo Malacanang malamang itong mga nakakatawa na akusasyon po at deklarasyon ni Pastor Gibbs. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.